Ayun na. Mariyebe lang ako. Pero sa akin ay kaya sa Saragosa, parang bibigyan na kayo. Kasi sa kayo ay ang pag-ibig, ang puso ay nag-iisa. Itaas ang kamay ninyo, bawat-isa. Taas, itaas ang kamay. Yan ang pagsulat nyo? Yan ang nagbawa ng bulpen? Bulpen at pencil? Naibaba mo na kayo. Nagtawas naman. Nagtawas naman. Yan kamay. Anim na taon lang. Ay mas nakapangalihan sa presidente dahil siyang kamay. Siyang anong finger sa Tagalog na nasa Ilocano? Finger. Lima. Lima. Siyang instrumento nagpapipili sa pinaka makapangyarihan, makidesisyon kung saan ilalagay ang trilyones na pera. At ang trabaho nitong kapatid ninyong Muslim, isingit niyo naman kami PWD. Isingit niyo naman kami mga babae. Isingit niyo naman kami kalalakihan na walang pangutang. Isingit niyo naman kami solotere. Yan ang trabaho na maging senator na nyo sa Mira Goto. Tepito ang numero sa kalota. Maaalala niyo ba sa tala? Bakit ko pinilis isko? Bata pa daw siya, walang karapatan. Ginagawa niya nga pinakain. Ang kapitolyo ng Pilipinas, Manila, 700,000 na tao. Manila, hindi Manileño. Pinagbaksin, pinakain, pinaaral. Ano ba naman yan? Ang pangkulang dyan? Para gawin niya sa ating mga manghihirap, dito sa naman si Pilawang, gagawin niya ng isang Sisko Moreno sa Mamoso. Mahirap, maging mahirap at masiraan ng bagay. Alam namin yun sa Mindanao, Marawi, na hindi pa rin naihilom ang sakit na naraanan ng Martial Law. Mga babaeng nahiwa. Hindi ko natin ang kwerpo. Tingnan niyo sa YouTube ang kwerpo natin. Huwag tayo magdingilingihan at huwag tayo magtakip ng mata. Kailangan ng isang batang lahat tayo ay pagpapaisahin para rin prioridad ang mga maliit. Yan. Yung doktor na yun na makikita nyo ngayon, hindi politiko, hindi mananalo. Pamaya naman si Dr. Willie Ong, eh nanonood naman ngayon sa YouTube niya. Binigay niya may kapal kung sakit ng pandemya. Mayaman, mahirap, maka-COVID, mamamatay. Dr. Willie Ong, Vice Presidente ng Ministerio sa Aksyon Demokratiko. Ipaglaban mo, kapatid ko, Jopit Season tala sa inyo. Season. Kapatid ko, sa edukasyon, kinakailangan namin mga matutubo, gaya ni Bapa at si Bapa, Ma'am Ginay. Yung presidente ng mga Muslim, nandiyan sa likod. Carl Balita, magandang bayanita. Thank you. Thank you. Pinaka-last na ito. Nadadaanan namin. Maraming salamat. Pinabonan nyo kami. Kinalingan nyo kami. Lahat ang nag-organisa. Isang batang tiyera ang pinagalingan. Pero lalaban para sa tiyera ninyo, sa alam ng inyong tiyan, sa mirang tuntok ay tuntok. Dito ang waistline. Dito na balaw sa mabuhay tayo na. Maraming maraming salamat po mga ito. Number 32 sa ating mga balaw. Senadoras!
Nurse, midwife at isensyadong guro, doktor din siya sa edukasyon at doktor din ng humanities. Nakapag-aaral at natutulo siya sa mga tanyag na universidad dito po sa ating bansang Pilipinas at maging sa ibang bansa. Tinaguri ang MVP Radio mo dahil sa kanyang pagtulong sa mga entrepreneurs. Ang mabuting balita ng kalusugan, karunungan at kabuhayan. Number 6 sa Manolo. Good afternoon. Magandang hapon, Pangasinan. Pumalapak ka kayo lahat ng kasamang niyaman. Pumalapak ang lahat ng kalalakihan. Ang kababaihan. Ang LGBT. Alright. Mga kababayan, maraming salamat sa pagkakataon nito. Ito ang aming pang-apat na napakalaking audience. Maraming maraming salamat, syempre, sa ating abono party list kay Engineers O. Talagpagan natin sila. Ama. Alam nyo, ang Pangasinan ay hinango sa salitang pang-asinan. By the way, may tanong po ako. Kayo po ba handa ng makinig? Okay, so hinihingi natin ang ilang saglit ang inyong buhay ngayong araw na ito. Dahil makikinig tayo, kaya handa ko ang itablado para sa Vice President at President natin. Okay lang po ba yun? Okay, palakpakan ng pinakamalakas. Ang salitang Pangasinan ay galing sa salitang pang-asinan. Dahil sa salitang asin na nakilala doon ang Pangasinan sa Biblia. Nung umakyat si Jesus sa isang bundok at nagkaroon ng Sermon at the Mount, may sinabi siya, be the salt of the earth. Ang sabi niya, maging asin kayo ng sangkatauhan. Ang kaharap niya ng araw na yon ay mga ordinaryong taong tulad natin. Kaya mabuhay ang mga ordinaryong tao na naghahangad ng pagbabago at mga tunay na salt of the earth. Para pa kayo sa rin niya. Mga kababayan, ang dati ang inyong bayan na nakatouch, nakakonekta lamang sa Manawag. At kayo ang pinakang batang bayan dito sa Pangasinan. Palakpakan ang inyong sarili. At ang salitang lawak ay dahil malawak. Malawak ba ang inyong kaisipan? Malawak ba ang inyong pananaw? Kayo ba ay asin ng sangkatauhan? Mabuhay ang lawak Pangasinan. Ang ating lumina ay itinanganak at lumaki nag-aral sa San Fabian, Pangasinan. Ang ating lumina ay isang Pangasinense, kagaya nyo. Kaya kalahati ng dugo ko ay Pangasinense. Sa laki ng populasyon ng Pangasinan, alam nyo ba, aanin pa lang ang nagiging senador ng Pangasinan. Pwede po ba matatry na ako yung maging pampito? Anak ako ng Pangasinan. Pero ang aking ina ay nagmahal ng isang taga-Mindoro. Kaya doon ako lumaki at hindi ko natutunan. Pasensya na kayo ang dialect na Ilocano o Pangasinense. Pero mga kababayan, ako yung nag-a-apply sa inyo ngayon. At alam mo maraming problema ang ating bayan. Tama ko ba? Ako na nananahimik sa buhay ko bilang isang profesor, bilang isang negosyante, bilang isang author, bilang isang magulang sa aking mga anak, bilang leader ng aking kumpanya. Subalit may isang bumasat sa katahimikan niyan. Kaya ay panawagan ng mga kasama ko sa health sector at sa ating Mark na bako pa para sa kalusugan. Hindi pa rin ako kumayan. Subalit isang tawag mula sa nais ko Pangulo ang natanggap ko isang araw at hindi ako makatanggit. Kinausap niya ang pamilya ko at sinabi niya sa aking mga anak, mga anak, hihiramin ko ang tatay niyo ng 6 na taon, may aayusin na tabi sa pamahalaan.
May kanumang sa inyo. Kung kayo ang iimbitahan ng isang idol mo, nasamahan siya para may elusive sa Pilipinas, takandi ba kayo? Tama ba ang naging desisyon ng pamilya ko na ako'y payagang tumakbo? Yan po ang dahilan kung bakit may anak ng Pangasinan na tumatakbo ngayon sa Senado ang pangalan niya, Carl Balita. May tanong ako, sino sa inyo ay pag-tanong ko? Pag-tanong, kung kayo mamimili ng senador, kayo po mag-tanong, anong pipiliin niyo senador? Yung luma o bago? Kung hindi ko ang tanong para mas masarap pakinggan, anong pipiliin niyo senador? Luma o bago? Ako, kailangan bago kami tatlo. At maraming salamat dahil bago kami tatlo. Asa ka ba yung naniniwala may problema kayo sa panusugan? Taas na kami ang gusto magkasakit? May pamili mo na tayo ng damot? Kakayanin mo na natin ang hospital ngayon? Mahal ba ang hospital? At taon na mahal, di ba? Hospital ka? Test at lahat yun? Maraming problema sa kalusugan. Tama mo ba? Kaya ang pinili ni Lord and Vice President ay hinahamahan niyo ng 27 years at walang sinisingit kung naan siya ay practice ng pagiging doktor. Ano pangalan niya? Doctor? Kilala niyo ba siya? Taas na kamay na nanonood kay Tong Piliong. Kilala niyo ba si Tong Lisa? Natatay niyo sa Tong Lisa? Para pa kayo, Tong Lisa mo. Tong Lisa ay sinunod yung mask mo. O di ba? Gada-gada. Para pa kayo, Tong Lisa? Alam niyo, gusto ko rin na gusto ko sabihin sa inyo mga kababayan na kung mayroong problema sa kalusugan, nasa harapan niyo ngayon, ang unang-unang nurse at midwife na tumakbo si Senador sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Pwede po ba mag-apply ang isang nurse at midwife para maging senador? Palakpakan mo, papayagan nyo. Kasi po, nakapangke ng mag-BHW, nakapangke ng mga mamamayan para sa promoting at preventing na kalusugan, yan po ang papat-element ko sa Senado. Taas ang kamay na naniniwala, may problema tayo sa karunungan, sa edukasyon, taas ang kamay. Kayo po ba ay komportable na kinita ang inyong mga anak na ganyan ang pag-aaral sa ngayon? Gusto nyo ba ganyan lang sila? Sa gobyerno na nag-aaral? Gusto nyo ba module na lang na pinag-aaralan? Para kayo ba yung mga teachers, masaya sila sa gobyerno na sila nagtuturo? Gusto nyo ba maling ba sila sa eskwela hanggang dito? Mga kababayan, nasa harapan niyo po ang nag-iisang lisensyadong guro at doktor ng edukasyon na tumatakbo sa Senado, ang anak ng Pangasinan. Iahatid niyo ba ako sa Senado? Ako na po ang bahala sa pagtutulay ng karunungan ng inyong mga anak sa pagkakalam namin kung gaano kahalaga ang edukasyon maging sa ating, lalo-lalo na sa ating susunod na generasyon. Ang huli, meron ba tayong problema sa kabuhayan? Taas ang kamay ng walang pera! Taas ang kamay ng maraming utang! Lagi sino pag-utang. Huli din ba, tasa kami ng walang pera? Tasa kami ng maraming utang? Tasa kami ng gusto mag-negosyo pero walang puhunan? Tasa kami ng gusto mag-negosyo pero lugi na minsan? Mga kababayan, ako po ang living boses sa balilin ng negosyo sa 20 taong programa ko sa ABS-CBN. Ang programang Radyo Negosyo na maaaring nakita niyo sa radio at television. Kasama ko po ang maliit na negosyante at ang pinaka-importante ng mga sektor sa akin ay ang mga sektor ng mga drivers ng transportation. Palakpakan nyo ang mga tricycle drivers, operators, jeepney drivers. Alam nyo, meron na akong panahon, ipapatungkit ko sa inyo kung magkano ang binabayad ninyong bag din ang mga tricycle drivers. At huwag nyo mamaliitin ang mga tricycle drivers. Dahil sasabihin ko sa inyo, napakarami nila ang bag sa ekonomiya ng Pilipinas. Mabuhay ang mga drivers! Nasaan niyo, mabuhay ang mga drivers! Sasabihin niyo, mabuhay ang mga magsasaka! Mabuhay ang mga magsasaka dahil sa inyo hirap at ikinakain kami sa aming pagkainan. Mabuhay po kayo! Si Carl Balita po ay ako ng magsasaka. Hindi ko makakalimutan nung bata pa ako. Magdumalayo ko sa bukid na doon ako tumatakbo ako kung isa kanya gusto ko sa kanya api. Subalit titigilan niya ako dahil ang nandibib ang puking niya dahil ang aking lolo ay magsasaka, magpapalay. At ang nagpawin sa akin kinilalan niya kanyang edukasyon. Sino ang may pangarap na magkaroon ng edukasyon ng kanyang mga anak?
Dari ko po ang inyong guro na tatayo para sa inyo sa Senado. Maraming problema ng buhay natin. Tama po ba? Taas po ang kamay ng maraming problema? Gusto niyo matapos ang problema nga? Kaya tayo kailangan. Ito kailangan nyo. Kaya magumamoy ka lang sa linya? Nasa na palapalap po. Ang kailangan mo'y tibay ng loob. Kung mayroong pagsubok man, ang liwanag ay di magtatagal at uli mamamasdan. Ito na mundo ay hindi labi pinghati kasamian. Ang pangarap mo ay basta mag-isko ka lang. Isigaw niyo na ang pangalan ng presidente susuportahan niyo sa eleksyon. Pwede ba mag-request ng isang spokla bago siya pumasok? Pwede ba mag-spokla? 1, 2, 3. Makadya ka ng 1, 2, 3. Tapos sisigaw ka ng isko! Pangulo! Pwede po ba yan? Pwede, magnanap tayo ha. Gawin natin ang pumuong sigla. Ha? Mas masigla, masulad ang Pilipinas. Tama po ba? Dahil tayo isang bangka. Tama? Okay, pagpakitahan nyo kami ng isko ka. Ready? Are you ready, kawa? Okay, 1, 2, 3, go! Pero isko, pangulo. Para nagkamali tayo doon ha. Isa pa. Isa pa, practice lang yun. Pakita natin ang pagmamahal sa kanya. Bigyan niyo ng toto. Okay, are you ready? Okay, isko ka, lawak. Isko ka, lawak. Pangasinan, verse 1, 2, 3, go! Alright, palapa ka naman. Pagdaman na lang namin ang inyong pagmamahal. Mga kababay, huwag niyo kayo ka na ng pangalan ng babae na salita kanina na galing sa Mindanao. Ano ba yung slain na? Samira Guto. Anong pangalan ng kapamay kapira ng paglaban mo? Dr. Sison, anong bawal karina number niya? 5-6. Ano yung impact ng 5-6? At ano po ang pangalan ng anak ng Pangasinan? Parang mahina. Anong number ko? Madali ako nanapin. Dahil ako nang hardbalita agad. Mga kababayan, ako may pakiusap. Bilang kalahating Pangasinense na dugo na daladala ko, gusto ko magpapila sa inyo, mga kuyan, mga ate, mga lolo, mga lola, mga nanay, mga tita. Kakiusap ko, bumili tayo ng tamang pangulo dahil napakakritikal ng panahon ito dahil tayo nasa gitna ng pandemya. At hayaan ninyo, Pangasinan, I will make you proud. Gagawin ko kayong proud na balang araw, makikita nyo kung ano magagawa ng isang anak ng Pangasinan. Ako po magiging mabuting balita ng kalusugan, ng karunungan, at ng kabuhayan. Ako po si Dr. Karen Espino Balita. Maraming salamat. Maraming maraming salamat sa tulipo na po natin kailimutan. Number 6 sa hangit po ng ating mga senador, Senator Dr. Karen Balita. At sa mga pag-aabal po dito, ibibigay nyo naman po sa inyo ang ating mong susunod ang founder at national chairman ng Abroad Partylist at siya rin po ang presidente ng Sinag Partylist para pangatunanan Engineer Jose Rosso. Hello! Ano yung sinabi ko kanina mga Marites? Ito yung pinakamagandang Marites sa bahay, di ba? Pati sa pamilya. Ano yung bago ko pagsalita yung si Roseto? Kasi gusto kong ipasikat yung pinapraktisan natin. Unang sino natin, yung chat natin, di ba nagturo si Senator Carl? Ayaw mo man sa abono. Paano? 1, 3, 5! Ayaw mo linte!
Wala tayong Senator Samira Bulbog, wala tayong Senator Jopet Sison, at Senator Carl Balita sa Atawa. So, ito po, nagdala sa kanila, dahil sabi nila, ang founder at chairman ng Abono Party is Engineer Roseto So. Thank you, Tina. Of course, nagpapasalamat ako no? Kay former Vice Mayor Soriano, Raymond Soriano, and yung mga coordinators natin. Ito, isip second class na, no? Yung portfolio kasi first class pa lang eh. Alam na mga kasama natin. So, ganun din ang i-organize natin sa mga bayan-bayan. Kaya, lumalakas ba si Isko Moreno? Yeah, nadami pa tayo. No? So, sa susunod na meeting natin, eh, doble na ito. Okay ba yan? Kaya? Alam niyo, ano? Mayor Isko, no? Noong nakaproblema yung mga magsasaka natin dito sa atin na lawigan, yung mga ani na vegetable, benta ng bigas, dahil nagsara ang Metro Manila kung sa pandemic na hindi natin na-deliver sa Manila. So, pinuntahan namin si Mayor Isko, nakiusap kami, yung grupo ng samahan ng industriya ng aming kultura, kasama yung lahat na sektor, na kung pwede, buksan yung Manila para maka-deliver doon. One day after, binukas niya agad, 24 hours yung mga produkto natin, makaka-deliver kagad sa City of Manila. Kaya hindi tayo ng problema yung mga agricultural products natin na ka-deliver doon. Malaking tulong yun sa ating mga magsasaka. Di ba? At least eh, hindi naiwan dito yung mga produkto natin. No? Yung sa smuggling, alam ba ninyo na tinuling niya yung mga smuggler na naglalagay ng bodega doon sa City of Manila. So, malaking tulong niyo sa atin kung nakikita niyo sa news yung nahuhuli na smuggler palipat sa Valenzuela, Malabon, tapos ang nangyayari galing Subic na kasi sa City of Manila hinuhuli ni Mayor. Kung lahat ng lugar ganun gagawin, eh, wala ang smuggler na goods papasok. So, anong kailangan natin? Di ba dapat malayo si Mayor Isko as President of the Philippines? Tama ba yun? Tama ba yun? Yeah, kaya kailangan namin kayo, mga panya, hindi lang kay Mayor Isko, siyempre, kasama natin yung Vice President at yung mga Senator. Okay ba? At least, eh, tatlo na yung senator natin eh, di ba? Madali na. Kaya, supportahan natin yung grupo, makampanya tayo at tumaki doon sa mga barangay. Okay ba yun? So, makikita-kita ulit tayo at may focus tayong ginawa, di ba? May nanalo na ba? Vice, may nanalo na yung contest natin? Pagpipilihan itong buwan na ito, may mananalo. No? Yung mga streamer natin, ilagay sa loob ng compound, hindi sa labas. Kung sa labas kasi, pupunitin eh. So, sa loob ng compound, tapos gawa kayong design, yung pinakamagandang design, may premium na in-announce, no? Kanina. So, yun ang gagawin natin, para at least, eh, manilis
yung mga streamer natin, hindi basta-basta nakapatid sa labas. Okay ba yun? Oh, sige ha. So, see you ulit next month and dadali ulit tayo next month. Yun lang, maraming salamat na kanitang kapon. Maraming maraming salamat po ang engineer Rosetta-san ng Abono Park Denise. At sa mga pagkakalang po ito, hindi ko naman po sa inyo ang ating pong susunod na nagpagsalita. Siya po ay 27 taon na nagahatid ng Libreng Servisyong Medikal sa mga Maynila na komunidad sa buong bansa. Sa kasalukuyan, kinilala siya sa pagbibigay ng libreng payo upang sa kalusugan ng mga Pilipino kasama po ang kanyang magbahay na si Drog Bisamo. Ang doktor ng bayan at susunod na Presidente ng Pilipinas, number 6 sa anito ng Vice President Palapakan po natin, to Willie O! Magandang hapon po. Ako po si Dr. Willie O. Salamat sa panonood sa mga payo namin. Tuwa-tuwa po ako lahat na hapon ng Facebook namin ni Dr. Lisa. Kami pong lima ngayon nandito ay nag-a-apply po sa inyo. Nakita niyo naman ating tatlong senator, napakagaling at napakabayo. Samira Guto, para sa kababaihan, di ba? Talagang paglalaban tayo. Attorney Jopet Season, abogado, magaling sa kabahay. At syempre, si Dr. Carl Balita, sa edukasyon at nurse, kasama ko. Ako po ay isang doktor, isang cardiologist, internist. Matagal na akong gumagamot sa akin na babae. For 27 years po, libre na po lahat ng servisyo ko sa akin na babae. Wala po akong sinisingil kahit piso, kahit kaninong pasyente, wala kayong makikita. Kumikita na lang ako konti sa negosyo ng aking pamilya. Kasi nakita ko, yun ang kailangan ng ating kababayan. Araw-araw, libo-libo ang natatanggap kong request para sa pang-opera, pang-ospital ng nanay niya, pang-bili ng gamot. Gusto ko kayo tulungan lahat sa privado pero hindi ko magawa. Alam niyo naman po, hindi ako politiko. Pero pinasok ko to dahil gusto ko talaga maibigay sa inyo yung tamang servisyo sa kalusugan. Lumapit sa akin si Mayor Isko, sabi niya, tatakbo siyang presidente at kinukuha niya ako bilang vice president kasi nga ang problema natin ngayon, yung face mask natin, di ba? Dalawang taon na tayo naka-face mask, hirap na mga bata, hirap na yung mga tao, di ba? Bakit hindi natin maalis yung face mask na yan? Kailangan ganito kalayo. Bakit? Kasi pag nagkasakit ang anak natin sa eskwelahan, wala tayong magdadalhang ospital. Wala tayong pambayad, walang libre. Kaya hindi magbuksan yung ekonomiya kasi pag nagkasakit ang marami, puno na naman ang ospital. Pipila sa labas, magkakamatayan. Nagtataka ako, dalawang taon, anong solusyon? Hindi dapat magtayo tayo ng maraming ospital para meron tayong paglalagyan ng pasyente. Sa dami ng inutang natin ngayong pandemic, ni isang ospital wala pang natayo. Kaya sabi ni Mayor Isko, ang plano namin, magtatayo kami ng 17 regional hospitals na libre sa mahirap. Tapos yung mga rural health unit natin, health center, pupunuin natin ng mga magaganda at libreng gamot sa high blood, sa diabetes, sa hika at ibang-ibang sakit. Siyempre, hindi naman natin mapapangako lahat, pero masisigurado ko bilang doktor, mapaparami natin yan. Mapupuno po natin yan, ilalagay. Sigurado kong tututukan ko yan. Pagdating sa bakuna na bibilin, gamot sa mga anak natin, gusto ko ako ang pipili ng pinakamagandang bakuna para sa inyo. Ngayon, di ba, may bakuna na sa mga bata, 5 to 11 years old. Ako po, hindi ako nagpapabayad kahit ganito drug company talaga. Hindi ako nagpapabayad sa mga drug company. Pinipili ko yung maganda para sa inyo. Ang tingin ko, medyo okay naman yung 5 to 11 na bakuna pwede itigay. Lalo na kung mahirap ka,
Pero kung ayaw ng magulang, hindi ko papipilitin sa 5-11. Doon sa matatanda, kailangan nyo magpapakuna. Kailangan. Sa mga bata, pwede panalo, pero hinihintay ko pa yung pag-aaral. So sabi nila, Doc Willie, ba't ganyan ka magsalita? Ba't hindi mo papakunahan lahat? Eh, tinitingnan ko yung pag-aaral eh. Tinitingnan ko maigit. Ayoko masira sa inyo eh. Diba? So hinihintay ko yung mga... Ngayon mo kung panalo, may bansa. Gusto, may ilang bansa. Konti. Lalo na yung 0 years old to 4 years old, binabantayan pa. Actually, medyo nag-delay na yan eh. Nag-delay na yan 0 to 4 kasi yung pag-aaral hindi ganun kaganda. Kaya tama pala yung ginawa ko na mag-iingat. Ganun po ginagawa ko eh. Pagdating sa mga nagawa sa kalusugan, napakarami na nagawa ni Mayor Isko. Yung ibang presidential ball, puro plano-plano pa lang. Si Mayor Isko, nagawa na niya sa Maynila. Natayo niya yung bagong ospital ng Maynila. 10-story, fully air-conditioned, para kang nasa Makati Medical Center, parang privado, at malapit na mag-open. Gagawa tayo ng labintuto niyan. Marami siya mga bagong eskwelahan, maraming pabahay na ginawa niya sa Maynila, gagawin niya sa buong bansa. Sa Maynila, ang daming ayuda binibigay, ang dami nilang food box. 7 buwan, ngayon, Pebrero, Marso, meron na naman silang food box na lalaki. Bawat senior citizen, may 500 pesos at a buwan. Kay Mayor Isko, tuloy-tuloy yan. Bawat estudyante, may 1,000 pesos at may libre pang tablet. At may libre pang load na 20 gigs. Ganun karami nagagawa niya. Kasi nga, nakita ko mukhang may gagawin talaga itong presidente na ito. Kaya sabi ko, kahit mahirap sa akin, alam niyo naman gusto kong gawin ito para matulungan kayo. Hindi po ako politiko, hindi po ako magnanakaw, hindi po ito gagawin din for corruption kasi talaga naawa lang ako sa ating kababayan. Gusto ko lang talaga kayo tulungan. Okay? Last na lang, may nasasabi sa akin, Doc Willie, hindi ka manunod. Hindi ka marunong manira ng ibang kandidato eh. Dapat naninira ka para manalo ka eh. Hindi ko na kailangan siraan. Ayaw ko na ganun. Swerte na nila kasi hindi yun ang ugali ko. Papakita ko na yung kaya ko. Kung yung gawain ng iba ay masama, bahala na sila sa karma. Hindi ko na ipapakailaman. Basta kami, walang sinisiraan. Wala kayong mababasa sa Facebook na naninira sa pangalan namin. Kasi nasa leader yan eh. Pag ang leader mabait, matino, hindi maninira ang supporter. Diba? Hindi ko na lang alam ano yung sa iba. So, sana po, di man lang kami nag-a-apply, nakikita nyo, kahawakan nyo, nangangako sa inyo, pwede nyo kami balikan. Hindi kami takot lumapit sa tao kasi talagang tutulong kami sa tao. Thank you very much. Lima lang po kami at siyempre ang presidente natin. Yan ang pinaka-pinuno. Siya ang kailangan talagang manalo. Si President Isko Moreno Dumagoso. Gracias po. Mahal-mahal ko kayo. Thank you. Maraming salamat po Vice President Doc Willie Ong. At sa mga pagkakataon po ito, ibibigay ko na po sa inyo ang aming susunod na tagapagsalita. Nagsimula din ang pinakabatang konsehal sa edad na 83 taon. Naging pinakabatang halal na vice-alkalde at pinakabatang halal na alkalde ng lungsod ng Maynila. Noong 2012, si Mayor Isko ay tumalo sa executive program ng John F. Kennedy School of Government sa Harvard. Makaraang isang taon, tinapos din niya ang Emerging Leaders Executive Program sa JFK School of Government sa Harvard University. Sa parehong taon, nakumpleto rin ni Mayor Isko ang Oxford Strategic Leadership Program sa Science Business School sa University of Oxford. Hinahangaan at nagsilbing inspirasyon ng maraming lingkod bayan sa ating bansa. Ang leader na kailangan ng bansang Pilipinas at ng sangkayanang Pilipino. Number 3 sa hanay ng ating mga balota sa pagkapangulo.